process. So anong mangyayari sa irrigation and yung water supply ng irrigation? Saan sila kukuha ng water nila? Sa irrigation po, I think meron po sila kanya-kanyang programa para mapatubigan po yung rice fields nila. Say for example, putting up their own deep wells para magkaroon po ng patubig. O kaya na sa pagkakaintindi ko, meron din silang pagkakataon na nagtatanim ng mga tipo ng crops na hindi matakaw sa tubig. Tapos tinatimingan din nila yung rainy season ng Philippines. Kasama rin sa consideration nila yun. Actually, bonus nila yung pag umulan. Nagkakataon din naman na kailangan din nila magpabawas minsan sa releases galing sa hangad. Kasi umaapaw lang yung, kung naririnig nyo po yung gustos dam. Yun po, umaapaw yun minsan. At tatapon lang po yun papuntang Manila. Sir, question. Sige po. Kanina parang narinig ko sa news na bumaba pa yung level ng tubig sa hangad. Opo, mababa pa siya kumpara dun sa ideal level. Yes. So, does it mean magkakaroon pa ng sinusulit na water interaction sa Manila? Yes. And how long po mangyayari? Meron bang specific na kung ilang months na magkakaroon ng mga routine? Sa ngayon po, ang tinitingnan hanggang June. Hanggang June. Magkakaroon po ng mababang allocation, hanggang 42 cm. Yung initially nirarun po sa simulation ng NWRB. Hindi pa po mag-normalize to 48 seconds. Isa pa po na. Yes. Ano yung mga parang proposition or mga action plan to answer or yung maayos yung water shortage or yung problema with you? Merong mga existing project po. Meron pong tinatawag na hindi ko kasama dito sa miniature na to yung umiray. Meron pong Umiray River na tinap somewhere po dito na around 9 to 14 cm yung kaya niya i-contribute. So, sa ngayon, active na siya. Meron siyang naitutulong sa hangat level. Pero, on the side, meron din pong ginagawang project, ang tawag po yung Sumag River Diversion Project. So, magko-contribute din yun ng around 2.2 cm. Para itatap naman po yun doon sa tunnel kung saan dumaan yung Umiray tunnel para pang-augment. Meron na rin mga ina-explore na feasibility study na yung ibang areas na yung ibang river na malapit dito sa Angat, sa yung Biliway, pinag-aaralan po ngayon kung paano itatap doon. That's for the project upstream. Speaking of the readiness, may kanya-kanya, meron pa po pala kakalabanggitan yung cloud seeding. Yan po yung mga activity. Pero yung cloud seeding, hindi rin po assurance na talagang doon siya uulan. Yung mga pagkakataon po kasi na hindi dito bumabagsak yung ulan. At depende rin po yung schedule ng cloud seeding kung may seedable clouds. Hindi po siya pwedeng gawin anytime. So upon advice po ng pag-asa, pag may nakita po siya ng seedable clouds, mag-execute na po yung ano natin, yung cloud seeding. Yun po yung sa upstream. Kami naman po sa mga concessionaire side, may kanya-kanya po kaming ginagawa tulad po sa amin, sa Maynila po ako. In-explore po namin yung pag-extract ng tubig sa Laguna Lake. Actually, we did since 2010, meron kaming 150 million liters per day na capacity na planta na ginawa. Then, itong 2019, nag-energize na yung another 150 namin. So, meron kami 300 million liters per day. That's a state-of-the-art technology na first po sa Philippines. At yun pa lang po yung naunang planta na kumuha ng tubig from the Laguna Lake. Then, ang Manila Water, sa pagkakaintindi ko, meron silang, kung narinig niyo po yung Cardona plant, that's 100 million liters per day na planta, pero dito lang sila nag-energize ng 2019. So, we're actually 10 years ahead sa kanila, pagdating dun sa expertise na yan. Sa ngayon, meron din po kaming ongoing na bidding for
poblasyon treatment plant. Same nakukuha sa unang tubig sa Laguna Lake. That's another 150 million data square na yung tinitingnan namin ngayon. So, matitriple yung ano, yung aming capacity ng tubig na dinedraw out from Laguna Lake. Yun po yung isa. Ay, yun po yung pangalawa, bukod sa cloud seeding. Then, pangatlo, meron pong mga rivers within our concession area ho sa Cavite. Tinitingnan po namin yung pagde-deploy ng modular mobile treatment plant. So, makakapagdagdag po ito ng around 27 million liters per day na tubig. Plus, yung deep wells ho, meron po kami pinagpaalam sa NWRB. Around 54 million liters per day, 52 million liters per day yung makakontribute po sa system namin para po mapaghandaan po yung summer. Sa ngayon, sabay-sabay po sa nangyayari. May iba't ibang grupo po na nag-manage doon. But majority of that ay po nasa grupo ko. Nasagot po. Yes, thank you. Pwede po magtanong about the quality ng tubig? Dito, sir? Oo. Dito ho, yung tubig po na dito, Class A water po class dito. A. Okay. Class A water. So, what do you mean, sir, with you say Class A? That's a classification po ng DNR pagdating sa mga rivers. Class so, meron pong mga parameters yun. Medyo technical na po yung mga laman niya. May mga parameters po siya na pinagtatapat-tapat tulad ng mga organic content, humidity, etc. So, pero sa water treatment side, kapag yung Class A water ho yung pinakamadali at pinakamagandang i-treat kasi ho less ang impurities. Yes. Tutulay manaiso. Okay. Pero sir, bakit means it? Kasi dati pag nawawala ko yung tubig, pwede kakaroon, parang medyo mabuti. Oo nga. Meron kayo, pag dumaba siya, parang may sabon, parang kulay gray. Parang bubbles. Parang may bubbles. Okay, sir. Yung pagdating naman po sa gray ko, marami na pong factors yung kung pwede maka-apekto sa quality. Minsan po, pagka sa luma na yung mga pipes. Hindi, bago po pipes ah. Okay. Pagbago po yung pipes, kapag nai-interrupt po ba kayo? Oo. Yun, normal po yun sa interruption. Sa pipe po kasi, normally, meron po tinatawag na, acidity, pH level. Meron po tinatawag na basicity at acidity po ng tubig. So kapag basic po ang tubig, dyan po nabubuo yung scaling. Meaning, kung ito po yung cross-section ng pipe, kunwari yung pipe po pinutol ko, ano, kasi ito yung cross-section, nagkakaroon po ng deposit sa inner lining ng pipe. So, normal po yan kapag ka nagiging basic yung tubig. Kapag ka-acidic naman siya, ang impact naman po sa mga pipes natin doon, nagkocorrode, kaya niyan sirain yung pipe. So, may mga normal po sa pipe na meron siyang deposit, nagkakataon po na kapag ka namamatay yung linya, ayun, nauubusan ng tubig yung linya, at in-energize mo, sumasabay yung mga deposits na yun. So, we suggest po na i-flush yung mga, yung gripo natin, patuloyin, ipunin nyo na lang po sa isang lalagyan, magagamit nyo pa rin po sa for sanitation purposes. Pero huwag niyo pong i-inumet kasi medyo madugi po yung unang buga kapag ka nagkakaroon mo. So, pag itapon mo lang hanggang lumino. Hanggang lumino, sir. Nangyayari nga, sir, kasi yung doon po sa isang pipe, marami po kayong magkakapitbahay ang nakatap. So, pagka nauna po kayo ng bukas, usually, ganun po yung medyo it will take time. Pero kapag marami po kayong magkakapitbahay, that will do the same, mas mabilis po. So, bilis po siyang mawala. So, hindi necessary sa pipe lang ng bahay doon mismo sa parang pipa? Normal po yun. Normal po yung meron. Kaya may isang mga pipes po namin, usually, po yung energization namin, coupled with, may tinago kaming blow-off. Meaning, kung ito po yung pipe na malaki, meron pong bulb sa ilalim niya. Doon po namin pinapadali muna yung tubig para mawala yung magdudumi. Pero, despite na kahit gawin namin yun, meron pa rin talagang maiiwan doon sa pipe. So, we suggest po talaga na i-drain nyo po muna yun.